Bukod sa kasong kriminal, posible ring sampahan ng kasong administratibo ang pulis na nanutok kumuno ng baril sa isang MMDA traffic constable sa Mandaluyong. Hindi malinaw kung bakit nanutok ng baril ang pulis, pero hinala ng MMDA posibleng uminit umano ang ulo ng pulis sa traffic. Balitang hatid ni Cesar Apolinario. Kasama ang legal counsel ng MMDA, dumulog si Danny Presentacion sa Mandaluyong Police para magsampa ng reklamong grave threat at violation of Omnibus Election Code o paglabag sa gun ban laban kay PO3 Marjuin Quayle, intel officer ng Mandaluyong Police. Sa sinumpaang salaysay ng traffic constable, binabagtas daw niya ang EDSA nang mapansin niyang nakasunod sa motor niya ang sasakyan ni Quayle. Pagdating daw sa panulukan ng EDSA at Shaw Boulevard, ikinagulat ng traffic constable ang paglalabas at pagtutok ng baril ng pulis sa kanya. Sa loob ng bintana, nakita ko. Gumalaw siya. Tapos tumakbo na ako. Siyempre, kaya nga po tumakbo ako ng mabilis kasi natakot na rin ako. Humingi na ako ng tulong. Unang-una po, nakita niya na naka-uniforme yung aming enforcer at ginagawa lang niya ang tungkulin niya bilang isang MMDA traffic constable. At nakasibilian daw si PO3 Quayle nang tutukan niya ng baril ang uniformado namang si Presentacion. Hindi malinaw kung bakit ito nanutok ng baril, pero hinala ng MMDA posibleng uminit ang ulo ng pulis sa traffic. Nagkaharap si Presentacion at si PO3 Quayle sa piskalya para sa inquest proceedings laban sa pulis. Tumanggi itong magbigay ng pahayag. Judge, pwede mag-interview sa'yo? Ang hepe ng Mandaluyong Pulis, nangakong tututukan ng kaso lalo't na lamang hindi naka-uniforme si Quayle pero may bit-bit na baril. Bukod sa kasong kriminal, pwede rin sampahan ang kasong administratibo si Quayle at pag napatunayang nagkasala. Dadaan sa due process yan. Pagka napatunayan naman sa administrative na siya ay nagkasala ng grave misconduct, then pwede siyang mapinahan ng suspension o ang pinaka-worst ay dismissal from the service. Cesar Apolinario, GMA News.